MJ. Yes, MJ, idol. Mali yun. Mali yung nag-comment na sana hindi lang sumama. Hindi eh. May karapatan naman itong si Elsa na sumama sa kanyang barkada, sumama sa tao na pagkatiwalaan niya. Ang mali lang, yung mga lalaki na nagsamantala sa kanya, sinamantala yung kanyang pagiging mapagkatiwala sa tao. May mga lumalabas na yung issues tungkol kay Ben Tulfo, kay Franklin Pangilinan, tungkol sa kultura ng rape. So, sabi nga ni Ben Tulfo, sa kasuutan ng babae, ang dahilan kung ba't nagkakaroon ng ganong klaseng kultura. Ayon naman kay Frankie, hindi naman dapat ganon. So marami na nagtatanong ng opinion ko tungkol dito, ito lang po ang masasabi ko. Akala ko ang pag-uusapan lang natin itungkol sa palitan ng tweets ni Ben Tulfo at ni Frankie Pangilinan . Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng mga videos, ng mga balibalita ng rape at ng isang sikat na Facebook post ngayon tungkol sa girlfriend ni Sander Ford aka Marlo Arizala na di umano'y pinagsamantalahan siya. Hindi na lang ito discussion about tweets . It's a discussion on the culture of rape. Ito po yung totoo. Nagkamali ako, nagkamali din po siya kasi parehas po kami na sitwasyon. Kayong mga lalaki din, lalaki din ako. Huwag niyong sabihin sa akin na ganun ako kasama. Kasi kapag kayo yung nasa sitwasyon ko, dun yung masasabi kung talaga bang mali ako. Rape culture is not a culture that should be emulated. Huwag po natin husgahan ang tao dahil lang sa damit. Kamakailan lamang po ay naglabas ang social media na parang kabuti ang katakot-takot at kagimbal-gimbal na social media post / album ng mga screenshots na patungkol sa girlfriend ng celebrity, minor celebrity, na si Sander Ford or si Marlo Arizala sa tunay na buhay. Rape culture is not something to be emulated. Ang kultura ng rape or by legal definition o kahit anong definition pa, ang sapilitang pagtatalik ay hindi katanggap-tanggap at hindi dapat maging normal. Yan po ang ating paniniwala at konsepto. Magbibigay lang tayo ng reaksyon sa kadahilan ng first and foremost, hindi naman talaga ako magre-react sa issue ng social media celebrities . But this time, I felt, lalo na pinakita sa akin ni Liz yung mga reaction videos, hindi ko talaga mapigilan na mag-react. It's because kahit na alam naman natin na tayo by nature mapusok sa sobrang kapusukan, nalapastangan na po ang pagkatao ng isang tao. Hindi po katanggap-tanggap sa kahit saan mang kultura, sa kahit saan mang lugar, ang konsepto ng rape. Lalo na't nabanggit pala ni Sander Ford na ang babaeng ating tinutukoy ay Muslim. Pumayag na yung magulang mo na sana na magkasama tayo tapos basta magbabalik Islam ako. Sinabi ko, pamayag ako kasi ganoon kita kamahal. Wala naman po akong question sa inyong mga kuro-kuro, sa inyong mga opinion tungkol sa sexual activities ng tao. Bilang social democrat, naniniwala ako sa karapatan ng tao na mamili at mamahayag ng kanyang gustong isaloobin, ng karapatan niyang gumawa ng mga bagay na naaayon sa kanyang kagustuhan. At bilang Kristiyano naman, naniniwala ako na ang mga ganyang klaseng aktibidad ay pananagutan na nating mga tao sa dakilang may likha. Pero across all aspects, across everyone, I know sasang-ayon kayo sa akin na rape is a crime. It's a sin against God,
and it's a sin against the law. It's not just a sin against God, it's also a sin against humanity. At sa mga kapatid nating Muslim, alam natin to na haram ito. Labag ito sa alituntunin ni Allah. Ang paglapastangan sa isang babae, kay si Marlo Arizala pa yan, o kay sino pang tao yan, hindi katanggap-tanggap sa isang sibilisadong lipunan. Lahat ng tao, regardless of race, gender, religious affiliation, social status, culture, karapat dapat irespeto. Hindi porket si ate girl ay nakabikini lang, tampulan na natin ng kantsaw ng tukso o kaya ng mga lustful desires. Si Kuya Guy na medyo maputi lang, hunk lang tingnan, pinaginagawa ng merienda ng karamihan eh. Hindi tama yun. Never yung naging tama, mga kapatid. Hindi yung naging makatarungan. Lahat tayo may sensual urges, pero ilagay natin sa lugar. Ilagay natin sa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa tamang pagkakataon. I'm not even using the term sexual here. I'm using the term sensual kasi doon naman nag-uumpisa lahat eh. Kapag may sensual urge ka, nagkakaroon ka ng sexual urge. So again, hindi suot ng tao ang basihan. Rape culture, regardless kung sino ka, kung ano ka, hindi katanggap-tanggap yan. At kung sino man ang perpetrator o supporter o nagko-condone nito, hindi rin dapat katanggap-tanggap sa mata ng lipunan. Kung tutuusin, pwede kitang kasuhan, pero naawa ko sa mama mo. Maraming salamat kasi naawa ka sa mama ko po, mahal. Ngayon, na-realize ko na totoo talaga na may tinatago kang lambot ng puso at hindi na matigas yan. So therefore, I'm not so sure kung sang-ayon kayo dito, pero kung sang-ayon kayo, spread the message. Make this known. Hanggang sa umabot kay ate girl na girlfriend or ex-girlfriend ni Marlo, hanggang sa umabot sa kanyang pamilya, ang pakiusap ko at ang pakiusap nating lahat. Sa ngala ng sambayanang Pilipino, parang awa nyo na po. Turuan ng leksyon si Marlo Arizala.